Coronavirus can stir up all sorts of feelings, like fear, anxiety, and stress. A little stress can be helpful. It can be a motivator that keeps us self-isolating. Just because no one else can heal or do your inner work for you, doesn't mean you can should or need to do it alone. Asking for help is not a sign of weakness. Good morning, everyone. Welcome to our webinar today. We'll be joined by my fellow guidance counselors, Ms. Shirley P. Ferrer from Taytay branch and Ms. Zeny Torrefranca from Meycauayan branch. Our topic for today is about how to deal with depression and anxiety during the pandemic. So meron po tayong 5 main objectives para sa webinar na to. First is the awareness. Para lang ma-inform kayo at yung mga nakikinig na depression and anxiety attack really happening today, lalo na ngayong may pandemic. So second is to identify the causes and roots of those ongoing issues sa ating mental health. Third is to utilize. This is to help us use the tips on na ma-share sa atin ng mga speakers. Next is to prevent. Prevent, syempre, mas okay na yung may iwasan natin na as much as possible, huwag na lumala. Na instead na lumala, we can help you by preventing it. Last is to learn. Syempre, sa ibang listeners na hindi aware about sa mental health issues na ito, makakapagbigay tayo ng mga informations at makakatulong tayo na mas maintindihan pa kung ano ba ang tama at dapat gawin, lalo na ngayon may pandemic. So for now, our first topic, we will hear from Ma'am Zeny Torrefranca, our first speaker. Okay. Thank you very much, Ma'am Ana Grace Vasquez. Si Ma'am Ana po ang guidance counselor po ng AICS Commonwealth. Okay, good day po sa ating mga students and have a nice day. Ang topic po natin ngayon ay medyo mabigat na marahil ay naranasan na po ito ng inyong mga kakilala o isa sa miyembro ng inyong pamilya. Kung kaya't makinig po tayong maigi, baka mamaya po, balang araw ay maranasan din po natin ito. So ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa depression. Okay? So what is depression? Okay? So ang depression po is a serious mental disorder that has a lifetime incidence, okay, up to 20% in women and 12% in men. Okay? So making it a one of the most common reasons of people seek out mental health services. Okay? So, why is depression, okay, is more common in women? Okay? Pinapakita po nito, okay, na mas mataas ng 2 beses na nakakaranas po ng depression ang mga babae kaysa mga lalaki. Una dito, sa murang edad pa lamang po ng mga kababaihan from their elementary days, una nila nang na-encounter ang depression lalo na sa mga araw na sila ay nagkaroon ng kanilang buwan ng dalaw o regla. Nararanasan nila ang irritability, yung feeling na hindi mapakali dahil sa pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan. May takot. Siyempre, takot sila sa dugo at ang pakiramdam na may malalasang sakit o may sugat siya, siyempre, sino ba naman ang matutuwa na pagkagising mo kinaumagahan ay may dugos na sa inyong underwear. Dagdag pa nito, nire-ready na kasi ang katawan ng isang babae sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Pag niregla na kasi ang isang babae, sinasabi nila, uy, dalaga na yan, ngunit datapwat, yung batang babae na yon ay hindi pa ready. Nag-e-enjoy pa siya sa mga paglalaro sa kanyang mga kaibigan. Pero kadalasan po yung mga magulang, sabi nila, uy, dalaga ka na, nakikipaglaro ka pa dyan. Okay? So,
Kumbaga parang nalilimitahan na yung kilos niya bilang isang bata. Kung kaya't nalulungkot ang isang bata, bakit ganun? Narigla lang ako, ayaw na akong payagan makipaglaro sa mga kaibigan ko. Okay? Kapag yung isang babae ay niregla na sa edad na 11, o maaaring mas, o kaya mas maaga pa, o kaya 12 years old, o kaya 10, maaari na kasing mabuntis ang isang babaeng niregla na. Sa panahon ito na nag-umpisa na ng malaking pagbabago sa katawan niya. Okay? Pagsapit naman ng teenager ng bata, okay? Nararanasan na niya ang pakikipagrelasyon o nagkakagusto na siya sa kanyang opposite sex, okay? Yan kasi yung buhay ng isang babae na kapag umabot na sa pagka nagdalaga na yan, syempre natututo na siyang magkagusto sa kanyang sa mga lalaki, nagkakaroon na sila ng karelasyon. Mahirap para sa mga teenager naharapin ang mga pagsubok sa kanilang buhay dahil sa murang edad nila at medyo hindi pa ganun ka-advanced o ka-mature ang kanilang pag-iisip. Okay? So kung makikita po natin dito sa image na ipapakita ko sa inyo, okay? Mas stressful po ang buhay ng mga kabataan kapag sila po ay nakikipagrelasyon, lalong-lalo na kung nagkaroon po sila ng unwanted pregnancy na tinatawag. So napakabigat nito para sa kanila na harapin, na tanggihan o iwanan ng kanilang boyfriend na kung saan, paano niya ito sasabihin sa magulang niya. Iniisip niya na baka mamaya itakwil siya nito. Okay? So kung titingnan natin, although sabihin na natin na ito, nangyari na ito. Okay? Tanggapin na lang na ang katotohanan ay nabuntis ka, pinabayaan ka na ng boyfriend mo, huwag kang matakot na magsabi sa magulang mo. Okay? Sila ang number one na makakatulong sa'yo. Sinong magulang ang magtatakwil sa isang anak? Okay lang, banggitin mo, matakot ka sa ngayon, pero paglipas sa mga araw, mawawala din yung sama ng loob nila sa'yo dahil hindi ka naman nila papatayin. Ang mahalaga, sabihin mo yung totoo sa kanila. Okay? Kapag ka nanganak ka naman na, halimbawa, ang tanging maaasahan mo lamang ay ang pamilya mo. Okay? Medyo mahirap para sa side mo na mag-alaga ng anak mo, lalong-lalo na kung hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral. Pero subalit, kung sakali na ang magulang mo ay nandyan sa'yo, nagagabayan ka, at may mga magulang din naman na kahit na ang anak nila ay meron ng anak, ay sinusuportahan pa rin nila sa kanilang pag-aaral. Okay? Emotionally, talagang affected ka. Financially, medyo mahihirapan ka na suportahan ang anak mo, pero ang number one pa rin na makakatulong sa'yo ay ang iyong pamilya. Kaya nga, yung depression ay mas common sa women dahil nga, pag sinabi nila, pag babae, mahina yan. Okay? Kadalasan ang mga babae ay ang mga kadalasang sinusuportahan o pinoprotektahan po ng kanilang mga magulang o ng kanilang mga kapatid. Okay? So sa pagsapit po ng edad na nasa 40s po ang isang babae, o sabihin na natin na malapit nang magmenopause ang isang babae, maraming mararanasan ang isang babae na kakaibang ikinikilos pati sa ugali, nagiging irritable, o kaya naman magagalitin, o kaya naman makakalimutin dahil nga po sa epekto po ng hormones sa kanyang pangangatawan. Okay? So, yan po yung nagiging problema po sa mga babae kapag po sila ay nakaabot na po sila sa menopausal. Ngayon, malaki po ang role na nagagawa po ng social sa buhay po ng isang babae. Bata pa man po ang isang babae, masyado pong protective po ang magulang niya. Kadalasan po kasi pag sinabing babae, iingatan yan. Poprotektahan yan. Kaya nga sabi niya, oy kuya, si ate, yung kapatid mo, puntahan mo. Kasi hindi niya kakayanin mag-isang umuwi. Halimbawa, galing sa school, ganyan, ipapasundo yan, babantayan niya. Kasi babae siya. Hindi tulad ng mga lalaki, lalaki naman yan, kayang-kaya. Kaya nade-develop yung pagiging mahina ng isang babae ay dahil una pa man po, bata pa lang po, ay sinasabihan na o masyado na natin silang pinoprotektahan. Okay?
So may mga factors po na kailangan nating i-consider kung bakit tayo ay nagkakaroon ng depression. Okay. Sabi nila, it's not serious, it's all in your head. So depression is an illness that affects everything, not just in the mind. Okay? So sabi nila, problema lang 'yan. Nasa isip mo lang 'yan, nasa utak mo lang 'yan. Madali lang yan. Yan ang kadalasang sinasabi ng mga kaibigan mo na kapag nakita nilang masyado kang depressed, masyado kang tahimik, tameme sa isang tabi, tapos sasabihin mo, depressed ka, sasabihin nila, nasa utak mo lang yan. Ano ngayon kung iniwan ka ng boyfriend mo? Ano ngayon kung nabuntis ka? Ganon. So madalas sinasabi nila yon. Actually, hindi lang kasi basta-basta ganun lang yon. Okay, tulad nga ng binanggit dito, depression is an illness that affects everything. Ibig sabihin, hindi lang sa utak. Maaring maapektuhan ang kabuuan ng iyong mga pangangatawan. Okay? So, pwede kang makaranas ng sobrang lungkot, hindi ka makatulog, masakit ulo mo, magkaroon ka ng stomach pain, o kaya bakit bigla ka na lang nag-LBM, wala ka ng ganang kumain, wala ka ng interest sa mga dati mong ginagawa, pagbabasketball, paglalaro, pag-TikTok, pagkanta, pagsayaw. Parang yung pakiramdam mo, wala nang halaga ang buhay mo, na kung saan humahantong sa parang naisipan mo na ang gusto mong magpakamatay. Okay? So, yan po yung epekto ng depression sa katawan po ng isang tao. Although, ang depression ay nasa within your control. Ibig sabihin po, ikaw mismo ang magko-control. Okay? Lalo na sa isip mo. Pero napakahirap po kapag ikaw ay sobra ng depressed. Okay? Tingnan natin. Madalas natin naririnig yung salitang depression. Okay? Ano ba talaga? Ano ba talaga ang depression? Yung mas madali nating maiintindihan. Okay? Tulad nga ng binabanggit kanina, okay? It is a mental disorder. When we say mental disorder, okay? Mental disorders are conditions that affect your thinking, feeling, mood, and behavior. Okay? Pag sinabi mong mental disorder, okay? Ito ay sakit sa pag-iisip. Ibig sabihin, lahat ng nararamdaman mo sa katawan ay dahil sa utak mo. Kadalasan nga naririnig natin, pag sinabi nalang, ay may mental disorder yan, ano pumapasok sa isip mo? Ay, krong-krong. May krong-krong yan, sira-ulo yan, baliw yan. So, yun yung unang pumapasok ng iba kapag naririnig nila. Una sasabi nila yung salitang mental disorder. Ngunit, sino-sino nga ba ang maaaring makaranas ng depression? Lahat po tayo ay maaaring makaranas nito. Wala pong pinipiling status ng buhay, mahirap ka man o mayaman, pwedeng makaranas po ng depression. Madalas nga sinasabi natin, nagagamit natin yung salitang depression, halimbawa na lang, ay hindi mo na ako papasok. Bakit? Depressed ako eh. Okay? Bakit mo sinabing depressed ka? Ano ba? Okay? Ano ba sa palagay mo yung nararamdaman ng isang depressed? O paano mo masasabi na ikaw ay depressed? Okay? Kung ikaw ay nakakaranas ng pakiramdam, okay, na parang wala ka ng ganang kumain, ayaw mong kumilos, tinatamad ka, ayaw mong maligo, na halos umaabot ng 2 linggo. Okay? Ang tawag doon ay depression. Okay? So, depressed ka. Kung dumarating yung sa buhay mo na wala ka ng iniisip, kundi yung sa sarili mo lang na parang wala ng pag-asa. So, inaabot yan ng 2 linggo hanggang 3 linggo. Hindi tulad ng stress. Pag sinabong stress ako, maya-maya okay ka na. Pero ang depression, hanggang 2 linggo. Higit pa. So, medyo kakaiba yung mga ikinikilos mo kapag depressed ka. Ngayon, ano ba ang cause ng depression? Ano yung mga causes ng depression? Okay? No one exactly knows what causes depression. Okay? Especially since it can be so different
between people. Okay? Kung mapapansin po natin, may mga taong parang wala lang sa kanila ang mga problemang dumarating sa kanila. Okay? Parang napakadali lang natanggapin ang katotohanan sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Okay? Gaano man kabigat ang naranasan nilang pagsubok, okay, sa kanilang mahal sa buhay, okay lang sa kanila. Okay? Kasi kanya-kanya yan eh. Halimbawa, yung isang kaibigan mo, namatayan ng magulang, okay? Ang dali para sa kanya na mag-cope up. Dahil siguro, para sa kanya, simple lang, okay? Move on, okay? Tuloy lang ang buhay. Subalit, sa isa namang parte, may isang pamilya o isang kabataan na nawalan din ng mahal sa buhay. Parang tapos na yung mundo sa kanya. Parang hindi niya kayang tanggapin na wala na yung magulang niya. Andun yung guilt na hindi man lang niya ito naalagaan ng maayos, na naging pasaway siya. Parang lahat na lang bumabalik sa isipan niya yung mga pangyayaring hindi niya nagawa dati sa magulang niya. Huwag po natin i-underestimate yung mga tao na madaling malungkot, yung mga tao na parang ang mundo sa kanila ay pinagsakluban po ng langit at lupa dahil sobrang bigat para sa kanila yon. Okay? Tandaan po natin na ang mga tao na to ay mahina, na kailangan po nila ng kalinga ng bawat kaibigan o ng pamilya. Now, may mga factors po na nangyayari o kaya factors po na kung saan bakit po tayo nagkakaroon ng depression. Unang-una po, okay, ang unang factors po ay ang genetic factors. Okay? Kung ang isa sa magulang mo ay nagkaroon ng depression, malaki po yung posibilidad na ikaw ay magkaroon din po ng depression. Okay? Pangalawa po yung biological factors. Pag sinabi natin biological factors, meron pong parts sa ating brain na nagko-control po kung paano po i-cope ang depression. So, mas maliit po yung part ng hippocampus ng isang, o yung part ng brain ng isang depressed na tao, yung mga madaling ma-depressed na tao. Okay, another po yung environmental factors. So kung mapapansin po natin, malaki po ang nagagawang rule ng pamilya kung bakit ang isang estudyante o yung isang individual ay madaling ma-depress. Dahil kung nakikita niya lagi na ang magulang niya ay nag-aaway lagi, parang naiinggit sa kanyang kapwa estudyante o kaibigan na maayos ang buhay, pero sila ay wala nang ginawa ang magulang niya kung hindi ang mag-away lagi. So, malaki rin po ang medyo nakaka-depress din po kapag ikaw ay nakatira o kaya pumunta sa isang lugar na tulad po ng Marawi na mayroong mga barilan, na may gera, na parang hindi ka na makatulog dahil iniisip mo na baka mamaya ay bombahin ang iyong bahay. Ganoon din naman sa mga estudyante na kapag ikaw ay nag-aaral sa isang lugar na maraming bully, parang andun na yung takot lagi, parang ayaw mo nang pumasok, mas gugustuhin mo na lang nasa bahay ka kasi baka mamaya ay masaktan ka lang nila. Malaki rin po ang epekto ng poverty sa pagiging depressed po ng isang individual, dahil kung kaya't bombarded po yung utak niya sa lahat ng problema, paano niya babayaran, ano yung kakainin nila, paano sila maghahanap buhay, lalong-lalo po ngayong pandemya, parang limited po yung trabaho na naibibigay po sa kanila dahil bawal na bawal po sa kanila na lumabas. Ganun din naman po kapag tayo ay may mga kamag-anak o magulang o kapatid na nagkasakit at nangangailangan ng pampahospital dahil critical po ang kanyang nararanasan. Okay? Dahil sa mga bagay na to na ating na-encounter, masyado po tayong affected sa mga nangyayari kung kaya't, okay, nagkakaroon po tayo ng depression na tinatawag. So, kapag po umabot sa punto na ikaw ay wala nang gana sa mga bagay na dati mong ginagawa, okay, halos inabot na ng 2 linggo na sobrang lungkot mo, wala ka nang ganang kumain, wala ka nang interest sa lahat ng bagay, ayaw mo makipag-usap, ito yung mga panahon na kailangan mo nang maghanap ng medical, okay, ng mental health services.
Okay? Napaka-importante na kailangan po nating malaman kung ano talaga ang kondisyon ng ating mga kamag-anak. Okay? Kailan natin masasabi? Okay? Masasabi na ang isang tao ay nangangailangan na talaga ng health services o kinakailangan na niya talagang uminom ng gamot o kinakailangan na niya pumunta sa psychiatrist. Okay. Tignan po natin dito, ano po yung mga diagnosis na kailangan po natin pagtuunan ng pansin. Okay? Ano ang napapansin mong pagbabago sa iyong kamag-anak o sa iyong kakilala o kaibigan? Yung sa pakiramdam niya, sa nararamdaman niya. Malungkot na malungkot ba siya? Galit na galit ba? O irritable ba siya? Okay? Ito yung mga napapansin mo na nagbabago sa feeling ng isang kaibigan mo. Kung manapansin mo na dati naman ay tahimik siya, hindi siya ganun ka-irritable, hindi siya ganun lagi nagmumukmuk o masyadong mainitin ang ulo, pero ngayon nakikita mo na malaki yung pagbabago niya. Okay? So kailangan mong bigyan ng pansin, okay? Kasi hindi na normal yung mga pinapakita niyang pagbabago sa kanyang katawan. Okay? Okay. Napansin mo ba na may kakaiba sa ikinikilos ng isa sa pamilya ninyo? Tignan natin maigi. Sobrang tahimik ba niya? Hindi niya napapansin na may mga kumakausap sa kanya na parang walang tao sa paligid niya? Ano kaya iniisip niya? Ito ba ay nag-iisip na magpapakamatay? Kasi ito yung mga panahon na sobrang baba ng kanyang self-esteem na para bang wala ng halaga ang buhay niya. Okay? So, sa mga ganitong pagkakataon, maging sensitive ka sa mga kaya sa kakaibang mga ikinikilos o pinapakitang kakaiba ng kaibigan mo o maaring pwede mo ring tignan yung sarili mo. Okay? Maari mo ring mapansin niya na bakit sobrang andito lang ako sa bahay, parang wala na akong nagagawa. Okay. Narinig mo na ba sa isang kaibigan o kamag-anak ang salitang, gusto ko nang mamatay? Ano ang ginawa mo? Ano ang sinabi mo? Sinabi mo bang, sige, tumalon ka na sa building, magpasagasa ka kaya? O magbigti ka na lang? O kaya naman, uminom ka ng lason? Pero biro man ito, ngunit hindi natin alam kung ano ba talaga ang bigat na pinagdaaraanan niya, bakit niya nabanggit ang ganitong salita. Okay? Huwag nating gawing biro ang pag-advise na ituloy niya yung sinasabi niya na gusto na niyang magpakamatay. Isipin natin na kapag depressed ang isang tao, hindi gaano gumagana ng maayos ang kanyang pag-iisip. Okay? Yung feeling na wala nang halaga ang kanyang buhay. Okay? Hindi masamang pag-usapan ng suicide. Maari mong tanungin, naisip mo bang saktan ang sarili mo? Paano kung ang sagot ay oo? Wala nang kwenta ang buhay ko eh. Kausapin mo siya. Maari mong tanungin, ano ba ang pinagdadaanan mo? Bakit mo naisip na saktan ang sarili mo? Mga tanong na hindi niya kailangang sagutin ng oo o hindi. Dahil kapag ang tanong mo ay sagot na oo o hindi, madali lang para sa kanya na mag-decide. Kaya maganda na ang tanong ay ano ba ang pinagdadaanan mo? Hindi pwedeng sabihin malungkot ka ba? Kasi ang sasagot niya, hindi. Okay. Bakit mo naisip na saktan ang sarili mo? Pag sinabi mo, magsusuicide ka ba? Oo. Diba? Kaya nga maganda yung tanong na, bakit mo naisip na saktan ang sarili mo? Ano ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng ganitong pag-iisip? O bakit na pag-iisipan mo yung mga ganitong bagay? Ganon. Hayaan mo siyang magkwento ng magkwento, makakatulong sa kanya yon. Tumingin ka sa kanya at makinig at iparamdam mong concern ka sa kanya. Tandaan na kapag may kaibigan kang dumaranas ng depression at nag-open sa'yo regarding attempting suicide, seryosohin o maniwala na lang tayo sa sinasabi niya. Okay? Banggitin din ito sa kanyang kamag-anak na may nabanggit sa'yo na parang gusto na niyang kitlin ang kanyang buhay. Okay? So, medyo masakit. Okay. Masakit na makita na ang kamag-anak mo o isa sa miyembro ng pamilya ay sobrang lungkot.
Okay? So kung napapansin mo na siya ay hindi na makakain, hindi makatulog, walang interest sa mga regular na ginagawa, ganun din naman, ultimo yung pagligo, hindi na rin niya magawa. Okay? So kinatamaran na rin niya ang pagligo. So pag napansin po natin yung mga ganitong bagay, kinakailangan na po nilang magpagamot, lalong-lalo na kapag tumagal. Nagagamot po ang depression. Huwag tayong matakot sa mga gamot at maging sa mga psychiatrist dahil mababait po sila. May mga libreng gamot na po ngayon sa mga health center. Huwag po tayong mag-self-medicate. Yung iba ang ginagawa, iinom na lang ng alak para makalimot. Subalit, iba naman po ang nagiging epekto nito sa katawan. Dahil maaring maging alcoholic po sila o pagka sumobra pa po nito, magkakaroon po sila ng sakit sa baga. Ang perception po kasi ng iba na kapag may depression o suicidal, may topak o baliw. What's important is yung nawala ang stigma, yung pag-iisip natin na tayo ay depressed o mahina. Kaya napaka-importante na tayo ay humingi na po ng tulong medical sa mga espesyalista para po tayo ay gumaling o para gumaling po ang ating kakilala. Ang kalungkutan ay dumadating po sa buhay ng tao. Iyan ay bahagi na ng buhay na hindi maiwasan. Lahat naman tayo nakakaranas. Tandaan, mahalaga ang pamilya mo. Sila ang unang-unang na dadami sa iyo sa kalungkutan man o maging sa kasiyahan. Kaya kung meron kang pinagdaraan ng ngayon na mabigat na pasanin, kapit lang. Mahal ka ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, I am Ma'am Zeny from AICS Marilao na nagsasabing, lumaban ka. God bless us all. Okay? So our next topic is about stress. Okay? Napangungunahan naman po ni Ma'am Shirley Ferrera, guidance counselor po ng AICS Tanay. So good day po, Ma'am Che, it's your turn. Thank you, Ma'am Zeny and Ma'am Ana. Again, I'm Ma'am Che Ferrera from AICS Tanay Branch, and I'm discussing about stress. So ikaw, stress ka na ba? Ayan. So ano nga bang edad para ma-stress? San ba dapat ma-stress? So may karapatan ba ang bawat isa sa atin para ma-stress? Ayan. So saan ka nga ba nai-stress? At ano nga ba ang mga causes or factor para ikaw ay ma-stress? So, those are the things that actions to our mind. So, we're discussing about the causes and what is the meaning of stress and the stress causes in a senior high student. And so, ang sabi dito, bata ka pa para ma-stress. So, may edad nga ba para maranasan mo ang stress? So, sabi dito, definition of stress, this is a body reaction to any change that is experiences which require an adjustment or response. So, every day we're facing actually to different kind of stress. So, yung tipong natutulog ka pa lang, then pagising mo, bigla kang mai-stress. So, bakit nga ba? So, dahil nakaranas ka ng mga experiences na nag-react dun sa magiging mood mo for that morning. Siyempre, pagka gigising ka pa lang, tapos marinig mo yung bunganga ng nanay mo or bunganga ng kasama mo sa bahay. So, parang hindi maganda. So, nagiging reaction tuloy dun sa mood natin is magiging bad mood ka na for that day. Ayan. So, may naman na pagsakay mo pa lang ng jeep. So, may stress ka dahil yung kalapit mo, may amoy, or something na hindi maganda. So, magre-resulta tuloy ngayon sa hindi magandang mood. So, mai-stress ka na naman. So, nag-react yung ating katawan base doon sa ating mga experiences na nagaganap sa ating paligid. So, sabi dito, ayan nga, the body reacts to these changes with physical, mental, emotional responses. So, ang body natin is nagre-react to different stress na nararanasan natin, like in physical. So, nai-stress tayo when physical natin, nagkakaroon tayo ng mga pimples, ayan. So, lumalabas yung ating mga blackheads, whiteheads, pimples, dahil sa stress. So, minsan naman, yung mga sumasakit-sakit natin sa katawan, masakit ang tiyan, masakit ulo, ayan. So, dulot din yan ng stress.
and then yung pagiging high blood. So, ikaw ba madalas kang ma-high blood? Kadalasan talaga is resulta to ng stress and then weakening of immune system. Ayan. So, nagkakaroon ng paghina. Lagi kang hinihingal or inuubo. Ayan. So, nagre-result yung ating stress sa paghina or weakening of immune system. And then, yun nga, may sun body odor. So, hindi mo na napapansin, nagkakaroon ka na ng amoy sa katawan dahil sa stress mo. Ayan. So, nagkakaroon din minsan ng mga wrinkles, eye bag, lumalabas. Ayan. So, hello mga baggage natin sa ating mga mata. Ayan. So, yan. Ito yung mga physical changes lang na nagdudulot sa atin. Tayo ay stress. And then, next is the mental. So, ano nga ba yung reaction when it comes to our mental? So, minsan, may mga instances na hindi na tayo nakapag-design ng maganda or mabuti dahil sa stress tayo. So, naapektuhan yung mga decision natin sa buhay dahil sa sobrang stress natin. And emotional responses. And so, those people are very reactive to stress. So, tinitake nila as negative lahat ng nakukuha nila, lahat ng sinasabi sa kanila ng mga tao. So, then, stress can affect everyone. So, actually, lahat yan affected when we are stressed. So, lahat ang nabanggit ko kanina, maging physical, mental, and emotional, lahat yan dama. And also, the people around you can affect when you are stressed. Ayan. So, some people are very sensitive and very reactive kapag ka-stress sila. And then, yung iba naman po ay resilient, very resilient. Kapag stress sila, meron agad silang stress reliever or meron silang places to go para makapag-release ng stress. Some are not that kind of resilient, but less able to cope. So, we have different from one another kung paano tayo makakapag-release ng ating mga stress. Causes of stress. So, there are only four of what mainly trigger stress. So, as a senior high student or as a student, so there are only four mainly trigger stress sa inyo. So, ano nga ba to? So, sabi dito, schoolwork, 38%. Ayan. So, big changes, 12%. And people issues, 24%. And the last is the personal life, which is 36%. So, according to this, sa mga school works, pinakamalaki yata yung school work, which is 38%. So, ano nga ba itong mga nakaka-stress during sa school works? Ayan. So, sabi dito, examination. Ayan. So, isa lang to sa mga example. Next is the deadlines. Ayan. So, malapit na yung mga deadline, pasahan ng mga modules, activities. Ayan. So, nakaka-stress. Nakaka-stress talaga as a student na maghabol, di ba? Ayan. And then, pressure of combining work and study. So, some of the working students, so, nahihirapan sila na pagsabayin. So, sino nga ba ang hindi nahihirapan? Pag may pinagsasabay na dalawang bagay, so, lagi natin tatandaan, nakaka-stress talaga. Ayan. Pag pinagsasabay mo ang dalawang bagay. So, like for example na lang ng pag-aaral at ang trabaho. So, as a student, nakaka-stress nga yan. Next is difficulty in organizing work. So, nai-stress ka kung paano mo aayusin ang mga gawain mo or paano mo siya i-manage. So, ano nga bang uunahin mo? Ano nga ba yung mga hindi mahalaga or less priority mo sa pag-aaral? So, doon pa lang nai-stress ka na. Ayan, then, yun nga yung poor time management and then learning assignment to the last minute. Ayan, so mahilig tayo dito. Yung tipong last minute na lang, doon tayo gagawa. Gustong-gusto natin yan. Ayan, so doon naman, nakaka-stress kasi syempre, naghahabol ka ng oras. At the same time, hindi mo alam kung kumpleto pa ba yung materials na gagamitin mo, gabi na, bukas na ang pasahan, early in the morning. So, may stress ka ngayon. So, yun, gusto natin yung last minute. So, therefore, gusto natin ang stress. And next is the big changes. Ayan, so ano nga ba itong mga big changes na ito? So, according to this, we have 12% for the big changes. So, adjusting to life to the new normal. Actually,
kapag nga naman may mga big changes sa buhay mo, talagang malaki din yung impact niya. So, like for example, yung paglipat ng bahay. So, panibagong pakikisama na naman sa mga tao, panibagong pagtiwala sa kanila. So, bagong pakikisama. Ayan. So, nakaka-stress din. So, mag-iisip ka kung sino ba dito sa mga taong to ang pagkakatiwalaan mo dahil bago pang salta dun sa lugar. Or like for example, bagong lipat ka sa bago mong school. Or like yung transition from grade 10 to grade 11. Ayan. So, hindi na same na kaklase mo before yung mga nakakasama mo ngayon. So, therefore, na-stress ka kung sino ba ang pwede mong maging kaibigan. So, sila ba ay mapagkakatiwalaan? Ayan. So, sila ba ay yung tipong meron lang kailangan sa'yo? Ayan. So, nakaka-stress din. So, yung tipong bago na naman ang mga teachers mo, bago na naman yung school na papasukan mo. Ayan. So, unlike dun sa dati mo pinasukan na nakaroutine na sa'yo or very familiar ka na sa lugar or sa mga tao. Next is the people issue. So, according to this, meron tayong 24% na nakaka-stress na nakukuha natin to people issues. So, actually, hindi naman natin ito problema. Problema ito ng ibang tao na sinabi lang sa atin. Then, tayo naman is nakisimpatya tayo sa kanila. So, pati yung emotions nila, dinala din natin. So, lahat na kinuha din natin. So, kaya tayo nagkaroon ng burden na hindi naman dapat. Pero, as a friend, dahil kaibigan mo nga siya. So, dahil malapit siya sa'yo at very close to your heart. So, nakuha mo din yung stress niya. So, kung ano man yung stress niya. So, whether it's family problem or problema sa pera, problema sa love life. So, nadala mo na eh. So, nakuha mo na siya. So, nagkaroon ka na rin ng stress. So, burden na sa'yo yung problema niya. So, kapag hindi niya nasasolve yung problema niya, dalahin mo din yun. Next one is the personal life issue. So, personal life, it takes 36%. So, according to this, ang mga personal life daw natin is balancing demands of family to study. So, some parents are most likely like this, na yung nagde-demand sa kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral, and then, or having a family problem at home. Ayan, so karamihan siguro ng mga broken families having like this problem. Difficulties for personal relationship. So, kung meron man dito ang merong problema sa kanilang mga personal love life, ayan, so personal with someone, so nakaka-stress din talaga yan. Then, yung illness, syempre, and injury. So, paano ka nga ba makakalabas kung ikaw ay injured or ikaw ay may sakit? Diba, nakaka-stress talaga. Stress mo na kung paano ka gagaling, then stress mo pa kung saan ka kukuha ng pampagamit mo. Ayan. And also, this is the pregnancy and becoming a parent. So, stress din yan kasi at your very young age, you're becoming a parent. So, problema financially, syempre, saan kukuha ng panggatas, saan kukuha ng panggastos, pampaanak, and etc. Then also, the violence against you or the loved one. Syempre, nakastress yan kung meron man sa pamilya nyo or sa'yo, lalo na kung nagkaroon ng hindi maganda or hindi inaasahan na pangyayari. Like, for example, na-rape ka or na-rape mo ng kapatid mo or someone you are close to your heart. Ayan. So, very stressful this kind of situation. Thank you for listening to our dear parents, guardians, and exeans. Thank you sa ating mga speakers. Mental health starts with you. If you take care of your mind, you take care of the world. It's okay to ask for help and to take a break if you need a rest. Invest in your mental health and claim your power bank. Madaming ways to take care of your mental health. You just have to look and take a deep breath. Relax and know that this feeling won't last forever. Thank you for joining us today. I hope maging maganda ang ating araw ngayon. This is Ms. Ana Grace Vasquez, Guidance Counselor from Asian Institute of Computer Studies, Commonwealth Branch.